seryosong pangangampanya. Ito ang naging sagot ng dating Bato Mayor Leo Rodriguez at ngayon ay ang naiproklamang bagong kongresista ng Solong Distrito ng Catanduanes kung bakit siya ang napiling iboto ng mga kababayan. Sa kabila ng kanyang pagiging isang independent, hindi ito naging hadlang upang maungusan ang kanyang mga katunggali sa pwesto. Tinatayang umabot ng 26,000 at higit pa ang naitalang lamang ni Congressman Rodriguez sa nagpapangalawa sa pwesto na si incumbent Congressman Hector Sanchez. Aminado siya na mabigat ang kanyang naging laban, ngunit ayon sa kanya, naniwala siya sa kanyang sarili na kaya niyang itong ilaban hanggang sa huli. Naging mahirap ang kanyang pagsisimula sa pagkampanya, ngunit sipag at diskarte ang kanyang naging susi upang magpatuloy sa laban. Nakikiusap tayo sa mga tao. Nung nag-austos ako, pinapakilala ko yung sarili ko na bilang dating mayor, kilala naman nila ako sa pangalan. Pero hindi lang nila ako nakikita pa. So at least yung mga tao, mayroon na silang alam sa ano ko, sa performance ko bilang dating mayor ng Bato. Lalong-lalo na yung slogan ko, yung Bato Alisto, na nakilala dito sa amin sa Catanduanes. Ayon din kay Congressman Rodriguez, sa kanyang pagkampanya sa mga liblib na lugar ng Catanduanes, isa sa mga ninanais ng kanyang mga kababayan dito ay ang mabigyan ng importansya at makita kung ano ang kalagayan nila sa lugar. Samantala, prioridad din ni Congressman Rodriguez sa kanyang termino ang pagbibigay ng basic services para sa mga taga-Catanduanes. Bibigyang solusyon din niya ang mga problema sa tubig, kuryente at signal na matagal na nagpapahirap sa kanilang probinsya. Bagamat na ipanalo na niya ang laban na ito, malaking dagok pa rin kay Congressman ang pangyayaring nilooban at ninakawan ang kanilang bahay na mga di pa nakikilalang kawatan. Ayon sa kanya, masyado siyang nababagalan sistema, ngunit patuloy pa rin ang investigasyon sa nangyari. Kaya inatasan ko na po, nagpatulong na po kami sa NBI. So NBI na po ang bahala dyan po mag-imbestiga. Tuloy-tuloy naman po ang sa kanilang investigasyon. Sana po lumabas po ang katotohanan dito. Hindi po ito moro-moro, hindi ito medyo sabi na gawa-gawa lang. Sa kabila ng lahat, malaki ang pasasalamat ni Congressman Leo Rodriguez sa kanyang buong team at mga taga-suporta at aasahan ang kanyang serbisyong may puso at walang kinikilingan. John Lloyd Bulacan, BHTV News.